relasyon natin sa China ngayon. Ano? Ako ay nagkaroon ng pagkakataon na dumalo sa isang napakalaking pagpupulong na ginanap sa Beijing noong noong June 28 at nagsalita po si Chinese President Xi Jinping. At tayo naman ay nagpag-usap sa ating mga kaibigan na mga opisyal ng China. At sinabi natin yung pangamba ng Pilipinas at ng ating mga kababayan na maaaring ang lumala yung kusot sa pamamagitan ng Pilipinas at ng China. At alam po ninyo, at nila sa akin, hindi naman masyadong malaking problema yung kusot dyan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Maliit lamang po yan na problema ng Pilipinas at China at mapag-uusapan naman ng dalawang bansa. Pero ang problema ninyo, sabi sa akin ng mga nakausap natin dito, ayaw makipag-usap ng inyong pamahalaan sa amin. At ang gusto ng inyong pamahalaan ay kasama ang Amerika sa pagkikipag-usap sa hawak sa liig. Hindi papayag ang pamunuan ng China sa ganong klaseng relasyon o pag-uusap. Kasi ayaw makipag-usap, ha? Kasi ang mga pag-usap, Pilipinas at China, dahil maling lamang po itong usap na ito ng Pilipinas at China dyan sa West Philippine Sea, pinag-aagawan lang naman yung fishing rights dyan sa Scarborough Shoal o kaya yung economic right or sovereign rights ng Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal na sa China naman, sa panik nila, sabi nila, teritoryo namin to, amin yan. Pero dahil na nagkakaroon ng problema, ang mga ibang bansa pa, katulad ng Malaysia, Vietnam, meron din sila ng sariling paningin dyan na inaangkin din nila, kailangan umupo itong mga bansa at pag-usapan ang gusto. Hindi yung ang ginagawa ng Pilipinas, isinali niya ang Amerika sa usapan. At ang masama pa, sabi ng mga pamunuan ng China, nagkaroon ng maraming base militar dyan sa Pilipinas. At ang tingin nila, itong mga base militar na ito, ay gagamitin ng Amerika upang sa ganun ay pakawalan nila kung ano man yung kanilang mga armas dyan na dinala sa Pilipinas. Iyon ang kaya nagagalit ang China. At yung pakikialam naman ng Amerika dyan sa Taiwan, dahil sabi ng China, probinsya namin yan Meron tayong One China Policy. Yun ang sinabi ninyo sa Pilipinas na One China Policy. Bakit kayo nakikialam ngayon sa problema namin yun sa Taiwan? Yun nga, ipakialam nyo rin Amerika. Huwag kayong makialam dyan. Bakit nyo sinusundan yung gusto mangyari ng mga Amerikano? So yun ang nagpapakala ng sitwasyon. Galit-galit pamunuan ng China. Dahil nga sa tingin nila, ay pinapayagan natin ang Amerikano magdala ng mga armas dito sa Pilipinas. Pinapayagan ni Bangam. Yun ang nakakatakot . Kaya sa tingin ko, sa pakiwari ko, nung ako'y dumalo sa pagpupulong na yan nung nakaraang Biyernes sa Beijing, lahat ng mga nakausap natin doon, mga taga-Asia, lalo na sa ASEAN, yung mga representatives ng ASEAN, mga delegado, pati na yung mga galing sa Europa, galing sa Central Asia, galing sa Latin America, galing sa Africa. Ang sabi nila sa akin, bakit ganun kayo sa Pilipinas? Gusto niyo bang maging isang yukting? Maging kayo ang bansa magkakaroon ng digmaan? Nakahanda ba ang Pilipinas na mamatay ang mga milyon-milyon mga Pilipino pag magkakaroon ng gerang Amerika at ang China? Sabi nga ni Senate President Marcos, napakinggan ba ang isang panagkakit ng video na hindi naman na kailangan ng China na magpadala ng sundalo sa Pilipinas kung gigirahin nila tayo dito? Ang gagawin lang ng China, magpadala lang ng mga hypersonic missile. Correct. Iyan ay patungo sa Pilipinas, lalong-lalo po sa pagsibibita ng mga merkari na ilagay sa ating bansa. So, yun ang isang problema. Ngayon, kung hindi man matutuloy ko, digmaan na madupak na alalagas ang libon o milyong-milyo mga Pilipino at dadaanap talaga ang dugo. Tama yung pangamba ng ating mga kababayan dyan tungkol na maaaring speedy na sila at silipin na sa Pilipinas ng kanilang mga employer dyan sa Hong Kong at malaking-malaking problema ang tutulog niya sa ekonomiya natin.
Pero sir, doon sa pag-usap mo sa mga opisyal ng China, anong assessment mo, sir? Talaga bang magkakaroon ng ganong dynamics na pauuwiin ang mga Pilipino sa Hong Kong at sa mainland kapag lalala ang tensyon? Kasi yun talaga ang number one concern ng ating mga kababayan doon. Ang wifi na mangyari yan sa ngayon. Ang gusto natin ay magkaroon ng pag-uusap ang bansa natin, ang mga representative natin. Kasi doon naman sa pirmahan ng Pilipinas at China nung magkaroon tayo ng official dahilan. Pero ang tinatawag doon na bilateral consultative mechanism or bilateral consultation mechanism na kung merong hindi pagkakawaan ang Pilipinas at ang China, mag-usap ang dalawang bansa, mag-usap ang dalawang panig. Ang sinasabi dito ngayon sa China, ayaw daw magpag-usap ang ating mga representative sa Department of Foreign Affairs at ng kanila mga katapat sa Ministry of Foreign Affairs dito sa China. Kaya sabi ko, ang pinag-usapan dito ay yung gusto sa Philippine Sea, tinatawag natin diyang Scarborough Shoal or Baco de Batinlo at saka yung Ayungin Shoal or St. Thomas Shoal, unahin muna natin malita problema yung Scarborough Shoal. Kasi alam mo yung Scarborough Shoal, traditional fishing grounds yan. Ang bansang Pilipinas, ng China, ng Vietnam at iba pang mga bansa. At po ninyo, yung ating mga mangingisda, mga kababayan lang po yung mga yan. Parami ang kanila, mga ilumano, gano'n yan sa Inmogos Video, Laon, Pagsan, Sabarin, Babaan, pati sa Mindoro. At nung nakaraang buwan, ay nakipag-ugnayan tayo sa ating mga mangingisda sa loob nyo at sa Pangasinan. Ang sabi nila sa akin, alam po ninyo, attorney, hindi naman po kami nakaraas ng ganitong sitwasyon ng mga nabang taon, lalo-lalo na ng administrasyon pa o Duterte. Bakit kami yun? Ay, napapahirapan at hindi ka makapasok yan. Alam po, sumasakit ang bibig ko nung marinig ko yung mga dahil na makababayin ng mga ito paano. Dahil hindi nga yung naapektuan. Kaya sinabi ko ngayon dito sa ating mga official sa Beijing, lalo-lalo na kay Ambassador Jaime Florto, sa kaultak ko rin siya, sinabi ko, alam ni Ambassador, pwede namang unahin muna natin pag-usap ang tungkol dito sa issue ng Baco de Batinlo o kaya yung Scarborough Shoal. At matalimot na area, yung Ayungin Shoal, saka na lang natin pag-usapan muli yan. Sabi ko rin yan kay Ambassador Wang Silip dyan sa Maynila. At sinabi ko, sinabi niya sa akin, maganda idea yan. Ma'am, you see? Sinasabi niya na mismo, na ang pamahalaan natin ang ayaw makipag-usap. Nagpa-presyo si Kuting. Bakit, Kuting? Hawak ka na ba sa liig ng Amerikano? Ayan, klaro na, halata na. Sinasabi na ni Attorney Raul Lambino, siya ang nakipag-usap doon sa China. Sinasabi na ng pamahalaan ng China na ang pamahalaan ng Pilipinas ang ayaw makipag-usap sa China. Ganon. Tapos kung gusto daw makipag-usap, isasali daw ang Amerika. Ano bang pakialam ng mga Amerika dito? Ha? Marcos Jr. sa usaping China Sea, sa itong tensyon na to. Yan halata, nahawak ka na talaga sa liig, Marcos Jr. ng mga kano. Hindi ka na makagalaw, nakupal ka. Yan. Tingnan mo, ang China open. Open sila na gustong makipag-usap sa atin. Pero ang tayo, ang gobyerno natin ang ayaw makipag-usap sa China. Kaya galit pala ang China. Kaya ganito ang ginagawa sa West Philippine Sea. Ayaw nang magpapasok ng mga mangingisda. Yan. Kaya galit sila. Tapos galit pa sila dyan sa paglagay ng EDCA base. Bakit daw pinapayagan yan? Ay syempre, pinapayagan yan ni Marcos Jr. yung EDCA base. May basbas niya yan. Magtayo ba dyan yung mga kano kung walang basbas ni Bangag? Yun ang dahilan. Sinasabi ko na nga ba yan ang dahilan kung bakit galit ang China sa atin. Kung bakit ginaganito nila ang mga Coast Guard o Navy natin doon sa dagat. Dahil pinapakita nila na galit sila sa ginagawa natin na nakipag-alyansa, nagpauto sa kano si Bangag Jr.
Yeah, no. Tingnan mo, gusto pala ng China makipag-usap pero naghari-hari, nagtapang-tapangan ang hinayupak na kuting, ayaw makipag-usap. Gusto daw makipag-usap. Kung makipag-usap daw sa China, isasali ang Amerika. Lintik na yawa. Ano bang pakialam ng Amerika dito? Bakit isasali mo sila? Ha? Kasali ba sila dito? Itong mga putang inang Amerikano, kayo mga lintik kayong Amerika kayo, you troublemaker ka mo, you are the one who creating problem in every country, get lost from our country, Americans. Ngayon ay yupak kayo, kayo ang nagpapagulo. Yan, sinasabi na ni Attorney Raul Lambino, ang Amerika ang nagpapalala sa gulo, sa tensyon dito, kaya galit ang China dahil sa Amerika. Yan, pagbitbit pa daw ng mga armas, kung anong mga armas binibitbit na dyan sa mga aid ka base. Talaga ito si Marcos Jr. ha? Bangag, Marcos Jr. ha? Ito ang masasabi ko lang sa iyo ha? Pag matuloy ang gera, unahin mo yung pamilya mo, kayong mga buong angkan mo, mga anak mong hinayupak kang animal ka, kayo ang sasabak una, kayo ang haharap una doon sa China. Ang akala nyo, ang bakbakan na to, pag magkagera, makipagharapan ang China, mga military ng China sa military natin, mga ulul, mga gago, wala nang ganyan, Pilipinas lang ang may ganun. Kasi yung mga armas ninyo para pang ano lang yan, pang rebuilding lang yan, pang NPE lang yan. Hindi yan pang international war. Yan ang tandaan nyo, Pilipinas, huwag kayong magtapang-tapangan. Ah, kayo pang nagtapang-tapangan sa powerful na bansa. Lakas ng loob talaga nitong bangag na to, langhiya. Ah, sabi na ni Attorney Rao, gusto nyo ba maging Ukraine kayo? Pagkatapos niya, nangakala siguro ni Bangag tutulong ang Amerika kung bumbahin na tayo. Pag bumbahin na tayo ng Amerika, ng China, kayo lahat mga military, puntahan niyo sa Malacañang, si Bangag. Si Bangag ang iunan yung ibala sa kanyon. Yan. Tingnan lang natin kung yung kanyon nyo tatama ba sa China. Nagpapatawa lang kayo. Wala kayong weapons na like sa China. Ngayon na mismo si attorney, sabi niya na, kala nyo ba ay makipagbakbakan ng military ng China pupunta sa Pilipinas? Puro na mga ano, mga digital ang ginagamit na missiles dyan. Pilipinas, mayroon ba? Mayroon bang ganon tayo? Pang NPE lang yung mga armas ninyo. Pang ano lang, pang lusob lang sa Kingdom of Jesus Christ tulad ng ginagawa ng mga SAP. Ganun lang kayo katapang, manlusob. Mabuti pa ay maghanda na kayo ng libingan ninyo. Nahiupak kayo. Tapang-tapangan kayong wala sa lugar.